Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo mga tol, hindi ko alam bakit may mga taong ganito ang pag-uugali, ganito ang mindset at yung nilalaman ng kanilang mga puso. Na kapag ka bumubuti ang buhay ng ibang tao, hindi po nila ito ikinakatuwa. Partikular ito pong mga anti-Marcos forces. Makikita po natin sa kaliwat kanang balita sa kasalukuyan ang mga magagandang ginagawa po ng ating mahal na Pangulo para sa ikabubuti po ng bansa at ng taong bayan. Pero ito pong mga anti-Marcos forces, hindi po sila natutuwa. Bagkus hinahanapan po nila ng pagkakamali kahit maganda na nga ang nangyayari. Tinitwist po nila yung mga magagandang balita para lamang pumabor sa kanilang mga demonyong isipan at mga maruruming puso. Napakasama talaga ng mga tao na ito. Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan. Alam niyo naman siguro kung sino-sino ang aking mga tinutukoy. Pero, di ba dapat sa isang tao, kung ikaw talaga ay isang tao, kapag ka nakakakita ka ng pag-asa, kapag ka nakakakita ka ng paglago ng buhay ng ibang tao, pagtatagumpay ng iba, dapat nagiging masaya tayo eh. Pero itong mga tao na ito, baligtad ang nangyayari. Nakikita nilang patuloy na gumaganda ang ekonomiya ng bansa, patuloy na gumaganda ang paglilingkod ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino, ngunit hindi nila ito tinitingnan bilang isang magandang bagay. Bagkos ang sinasabi nila, naku, pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin, pahirap ng pahirap itong si Da Junior, nabubudol kayo ni Da Junior, mga anak ka ng teting kayo, kulang na lang sabihin ko sa inyong mga walang hiya kayo eh, parang nasabi ko na nga, kasi yun naman talaga ang inyong mga pagkatao, mga walang hiya. Ika nga sa isang tao na basagulero, mga gago. I-appreciate nyo naman kung paminsan-minsan yung mga mabubuting ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. In particular, pag-usapan po natin ang napakalaking problema sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa iba't ibang bansa. Sila po ay patuloy na talagang naghihirap sa kasalukuyan. Pero dahil sa kagalingan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga nangyayari sa ibang bansa na patuloy na tumataas ang inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi po iyan nangyayari sa atin. Ang nangyayari sa atin ay unti-unting bumababa ang inflation. At kaakibat ng pagbaba ng inflation na yan, ang paglago po ng ekonomiya at higit sa lahat ang pagkakaroon po ng hanap buhay ng mga kababayan po nating Pilipino. Puntahan po natin ang balita in particular dito po sa Facebook page ng Presidential Communications Office kung saan inihayag po ng nabanggit po na opisina ng ating gobyerno na meron po tayong 6.1% na inflation sa nakalipas na buwan po ng Mayo. Ito po ay nagmula sa 6.6% na inflation nung buwan po ng Abril. In short mga tol, bumubuti ang sitwasyon po ng inflation dito sa ating bansa. O bago natin isa-isahin yan, pakinggan po natin ang sinambit dito ng ating mahal na Pangulo sa kanyang maganda at malugod na pagbabalita tungkol nga po sa na-experience po natin ng inflation dito po sa ating bansa. Pakinggan po natin ang ating mahal na Pangulo. Today we received the encouraging news that our inflation rate has now gone down. Our headline inflation rate has gone down from the former 6.6% to 6.1%. And our employment figures are also improving. And so it would seem that we have started off in the right direction, on the right foot. Tama naman yata ang ating ginawang polisiya para pabuhayin ulit at gawing masigla ulit ang ating ekonomiya. Sa ngayon, yung growth rate natin ay maganda pa rin at siguro isa na sa pinakamaganda sa buong mundo ang ating growth rate. So lumalaki at sumisigla ang ating ekonomiya. Oh, nadinig ninyo,
mga, sabi ng isang manunod, basagulero, mga gago. Alam nyo, hindi po pagmumura yan eh. Yan po ay isang katayuan ng isang individual, yung personalidad niya sa harapan po ng publiko. Hindi po natin sila minumura. Yan po ang kanilang mga pagkatao. Sabi ng Pangulo, maituturing na isa po tayo sa pinakamaganda ang sitwasyon pagdating po sa pagharap sa inflation kumpara sa ibang bansa. Pero itong mga walang hiyang tao na ito, hindi po nila yan kinalulugod. O, tapusin po natin ang pahayag dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung tama ang ating ginagawa, ipagpatuloy natin ang ginagawa natin para naman makita natin na bumalik tayo sa magandang sitwasyon ulit. Natinig na naman natin, ano? Kapag maganda ang ginagawa po natin, ipagpatuloy po natin ito. Kaya tayo, mga supporter ng ating mahal na Pangulo, kayong mga loyalista, tayong mga PBBM supporter, ipagpatuloy po natin ang ginagawa po natin na pagsuporta sa ating mahal na Pangulo dahil maganda po ito, hindi lamang sa political atmosphere ng Marcos administrations, kung hindi para po sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. Alam nyo naman, itong mga walang hiyang tao na ito, patuloy po itong nagkakalat ng mga misinformation para lamang palabasin sa publiko na hindi maganda ang ginagawa po ng kasalukuyang gobyerno. Basahin po natin ang detalye ng balita na yan. Ano? Sabi po dito sa press release ng Presidential Communications Office ngayong June 6, 2023, continuing inflation slowdown. Encouraging, sabi po iyan ni Pangulong Bongbong Marcos, it is encouraging para po sa ating bansa. The continuing decline of the inflation rate of the country is an encouraging news for the Philippine economy. Ayan po ang naging pahayag ngayong Martes ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang napanood po natin na video message, sinabi po ito ng ating Pangulo. Uulitin ko lamang, ano? I quote, "Today we receive encouraging news that our inflation rate has now gone down. Our headline inflation rate has gone down from 6.6% to 6.1% and our employment figures are also improving." Ito po yung particular ng detalye na yan. Sabi po dito, nagpakita ng tuloy-tuloy na pagbaba ang inflation rate sa bansa sa sunod-sunod na buwan mula Pebrero hanggang Mayo ngayong 2023. Tingnan ang mga sumusunod na infographic para sa higit na detalye tungkol sa naitalang 6.1% inflation rate ng Philippine Statistics Authority noong nakaraang buwan. Mayo, sabi po dito, bumaba o lumulumanay sa 6.1% sa buwan po ng Mayo ang inflation rate mula po sa 6.6% na inflation rate noong April 2023. Ang mga pinagmumulan kung bakit bumababa ang inflation rate sa buwan po ng Mayo ay ang transportation. Sabi po dito sa figures, number one po ang transport, May 2023, naging negative 0.5%. Ito po ay mula sa 2.6% noong Abril 2023. Ang breakdown po ng mga ito ay sa gasoline, May 2023, 18.5%, negative 18.5% mula po sa negative 11%. Sa diesel, mula po sa 20% naging negative 27.6% at ang other passenger transport by road mula po sa 14.1% naging 13.4%. Sa food and non-alcoholic beverages mula po sa 7.9% naging 7.4%. In particular, fish and other seafood mula po sa 7.0% naging 5.0% na lamang ngayong pong buwan ng Mayo. Meat and others mula po sa 0.42% naging 3.2% na lamang. Milk, other dairy products and eggs mula po sa 13.0% naging 12.1% na lamang. At sa ikatlo pong pagkakataon para sa mga restaurants and accommodation services mula po sa 8.6% naging 8.3% na lamang.
At ito po ay isang patunay na kaya po nangyayari ito pong pagbagal ng inflation rate sa ating bansa eh dahil magaling ang pamamahala ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, hindi lang naman yan sa kagalingan ng ating mahal na Pangulo, kung hindi sa kagalingan ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. At yan po yung mga kalihim po ng ating gobyerno. Yung cabinet members po ng ating Pangulo eh talagang mga magagaling. In particular, sa susunod po na panonoorin nating video, ito naman po ay magbibigay hudyat sa ating bansa para hindi man sa kasalukuyan maituring na power, kumbaga powerhouse pagdating sa exportation, kung hindi maaaring sumunod na sa mga susunod na panahon dito sa mga nangungunang bansa pagdating po sa exportation. Ano? Panoorin po natin ngayon ito pong naging press conference kanina ng Presidential Communications Office kung saan naglahad po ng mga detalye ng mga magagandang ginagawa po ng ating bansa, partikular sa larangan po ng exportations. Ito pong si Trade Secretary Alfredo E. Pascual. Pakinggan po natin ang naging pahayag po dito, una ni Ms. Daphne, bago po si Secretary Alfredo Pascual. Good afternoon, Malacanang Press Corps, and welcome to our press briefing today, June 6th. Earlier this morning, a sectoral meeting led by President Ferdinand R. Marcos Jr. discussed with the Department of Trade and Industry, or DTI, its efforts to mitigate and address the impact of the global economic outlook. Ka na sa kanila. Isa sa mga solusyon dito ay palawakin pa ang exports ng bansa sa pamamagitan ng proposed Philippine Export Development Plan 2023 to 2028. The PEDP aims to pursue export development as a national agenda to increase the country's global competitiveness. And to give us details about this, we have here today Trade Secretary Alfredo E. Pascual. Good afternoon, Secretary Pascual. Good afternoon, Daphne. Go ahead. Can I proceed? Yeah, we presented to the President the proposed Philippine Export Development Plan, which DTI formulated pursuant to the Export Development Act of 1994. As already mentioned, this defines the country's export thrusts, strategies, programs, and projects. And we sought the President's approval, which we got, with just some couple of additions to the plan. The PDP aims to address challenges that we face in various sectors of the economy, particularly those sectors that are involved in or potentially could be involved in exports. And our proposal is actually in line with the Philippine Development Plan, which was earlier released by the administration. This export development plan will capitalize on export growth opportunities, considering market trends and the available or existing competencies in the Philippines among our industries. It seeks to undertake an industry development-centric approach to make the Philippines a major player in the global economy and achieve sustainable development goals. In the past, we simply Yun ang nilalayon po nito pong inilalahad sa atin ni Secretary Pascual. Ang maging malakas na bansa pagdating po sa exportations. At mangyayari lamang po yan, syempre, kapag ka maganda po ang ekonomiya ng ating bansa. Hindi na po natin tatapusing panoorin ang video na ito kasi medyo mahaba po ito. Mas nanaisin ko po muna ngayong makipag-usap sa inyo, ano ba ang mga masasabi ninyo sa mga nangyayari sa kasalukuyan sa ating gobyerno, partikular sa mga magagandang ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos? On the other hand, ano naman ang masasabi ninyo sa mga pesteng tao na ito, mga binabansagan po nating walang hiya, basagulero,
mga gago. Hindi ko po sila minumura. Yun po kasi ang pagkatao nila. Mga walang kwentang tao ang mga to. Alam nyo, kapag ka ikaw ay isang tao na utak talangka, wala kang kwenta. Ganun lang po kasimple yun. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. O, shoutout muli sa inyo pong lahat.